Diyos ko. Uh-oh. Nakasumatanda ng ano na to, ah. Parehong malapit sa akin, eh. Hello, mga kapamilya! I am Shaina Magdayaw, and today, we're going to settle once and for all kung kaya ko, ah. Kung ano nga ba ang best and superior Shaina Magdayaw teleserye. This is the Shaina Magdayaw teleserye challenge. Because Marinella is Marie Rina Ella. Ang Tanging Ina series, TV series, ako si Severina, ang pangpitong anak. I'm going to choose Marinella. I would say ito yung building blocks ko as an actress. All the training and everything dito ko natutunan. Pero kasi iba rin naman talaga yung connection ko sa Tanging Ina family ko na hanggang ngayon, kapag nakikita pa rin kami, nandun pa rin yung bond na yun. But I'm going to choose Marinella because mas matimbang sa akin yung ang Tanging Ina movies. Ako si Celine Salunin. Si Gabby Salobo. Runin was a very fun set. It will be special because ito yung isa sa mga nag-risk at that time. Kahit hindi pa masyadong parang prepared yung audience sa ganung klaseng parang fantaserye na action na ngayon yun yung umiere. But then ito yung isa sa mga nauna. Lobo naman, si Gabby will always be special to me because it was my first ever official mature role. Kasi triangle kami niyan eh. Biolo Pascual, Angel Oxin. Tapos, pumapasok yung character ko. Ang hirap pumili, pero I would have to say, both will be, well, lahat naman, no, will always be special to me. But I guess Lobo, kasi nga ito na yung transition ko. I think, I was 17 if I'm not mistaken. And then, kasabay ng pagpasok ko sa womanhood, yung pagpasok ko naman sa teleserye na ito. Diyos ko, Dragona! Dragona, si Dragona! what do you call this? Superhero role. Also, physically tiring, but I like na meron siyang ballet for the kids. So, natatak na yung pang bata and then at the same time, yung mature audience. This was also challenging kasi parang it was my first attempt to do a more parang gray character. Hindi siya yung, diba, usually ako yung binubog, ako yung sinasampal, ako yung inape. This was my first strong character. Hindi pa ako ganun ka-secure sa siguro sa akin bilang actress. Kaya parang medyo marami din akong parang nako-conscious ako. So that time, parang concerned pa ako. Baka isipin ng audience na ganoon talaga ako in real life. But I would have to say, siguro Dragona para naman may pangbatang. Ruby, and kung ako'y iiwan mo, so, dito sa Ruby, ito na yung naka-break na ako from the really parang teeny bopper role. This was a more mature love story. Sa Kaim naman, it'll be special because parang first ever teleserye ko na kinuna namin sa ibang bansa for 3 weeks or like a month. We stayed in Doha. Ito yung isa sa mga nag-tackle ng third party. Year 2012. So, ang tagal na. So, siya yung isa sa mga fearless na characters and plot na nabigay sa akin and show na nag-risk din. That was, I think, one of the first shows ng ABS-CBN na nag-tackle ng ganun ka-controversial na plot. Kaya, marami din naka-review. Nakilap naman ito. Siguro kung ako iiwan mo. Kasi nga, it's really different. Nay-nay Rachel ako ng Nathaniel and ako si Mirathea ng Juan de la Cruz. Yung team kasi na nag-handle ng JDC, yun pa rin yung team na nag-handle ng Provinciano hanggang ngayon.
very light set, but parang draining din for me because may prosthetic si Melathea. But then that's about it. Other than that, masaya yung samahan. Sobra akong inalagaan ng pamilya na yan. Nathaniel, my first official baby boy. Hanggang ngayon, grabe. And I'm very proud of Marco kasi nakatrabaho ko siya sa Maalaala Mo Kaya just recently. And ang laki ng potential na magsistay sa industry yung batang yun. And of course, I'm very proud of him and he'll always have a nai-nai racial in me. Pero since malapit ako sa... Pero kasi pang bata rin si Melathea. Naman. Hirap naman pinapili niyo. Kung Nathaniel na lang. The better half and asintado. Hala. Recent ano ko, works ko na mahirap yatang mamili. Uh-oh. Itong dalawang to, sobrang laki ng impact sa akin. Not just as an actress, but also as a person. Aww. Better Half came in when I was already asking myself kung ano pa bang pwede kong gawin or like, meron pa ba akong magagawa yung parang nagawa ko naman na lahat. And then, binigay sa akin yung napakagandang story na ito. Kaya yun, nagpapasalamat ako kasi mabigat. Mabigat siya talaga. Mabigat yung role, mabigat yung plot. A very mature love story and life story. But, nagagawa namin ng mabuti kasi nga isang nabuo yung family namin. Ang asintado, on the other hand, Samantha Del Mundo na napakatapang. Medyo napagod ako dito sa dalawa because this lasted for a year and then 3 weeks of rest and then I started with asintado. Very draining pareho but very fulfilling pareho din. Kapag parang si Samantha somehow parang sa kambal sa uma rin siya. Kasi kontrabida. But, ang laki nung difference na the way I see my job. Dito, parang ramdam ko na hindi pa ako ganun ka, yun nga, ka-secure and hindi ako ganun ka-confident. This one, I took it as a challenge. Na parang talagang mamahalin ko ng buong-buo si Samantha to the point na yung mga viewers na nanonood will see her human side and not because kontrabida lang siya. So, kapag ka nagagalit siya, naiintindihan nila kung saan siya nagagalit. And so, parehong very important kasi nga, parang kung sa pencil, parang sinarpen niya yung my everything, my instinct, my self-confidence, and then my artistry also and the way I see my job. Nag-iba. Nag-iba dito siguro sa, since patanda na rin naman. Pareho. But, I had to think more. So, kain na Nathaniel or asintado, I'll go with asintado. Dragona, lobo, marinela. Mira. Siyempre, gusto ko dito sa original. Yung pwede rin lobo, pero sige, sa original tayo. So, asintado or marinela? Magkaiba na eh. Uh-oh. See, from 1991 to 2018, ang laki na rin ang binago ko as a person and as an actress. Pero I won't ever be who I am if wala siguro to. So, Maranela. Magbigay tayo ng tribute sa super nakakatandang Maranela. So, ang winner ng Shaina Magdayo Teleserye Challenge ay... Well, they're all very dear to me, pero dun tayo sa humble beginnings natin. Ang Marinela. Yay! I hope you enjoyed all your time with me, mga kapamilya. At nais ko rin po kayong imbitahan. Natutukan ng bagong addition sa aking teleserye, ang Nangumiti Ang Langit. May bagong magpapangiti sa inyong mga puso! Hi po! Sa ating prime tanghali, bago ang It's Showtime. Salamat mga kapamilya!